Pumpkin sweet sour pork. Hello mga guys, hello mga kapwa lola, mga kapwa nanay, welcome to my channel. Ngayon na itutuloy natin yung ating chikahan tungkol sa mga OFW. Ito po yung ingredients ng ating lulutuin, sweet sour pork, itlog, cornstarch. Ito 300 gram ng pork liempo, pineapple chunks, ito siya, garlic, bawang, bell pepper, siling pula, tapos syempre mantika. At ito naman yung ating sauce, mamaya lagyan natin ng isang kutsarang patis, dalawang kutsarang vinegar, white vinegar, tapos tatlong kutsara nung sabaw ng ito, pineapple chunks. So, mamaya lagyan natin ng limang kutsarang ketchup, tapos dalawang kutsarang asukal, brown sugar or white sugar pwede, wala na palang asukal. Yan. Atin ang paghalu-haluin yung ating sauce. Yung sauce ng pineapple, yung ating 2 spoon vinegar, yung ating 1 spoon fish sauce, patis. Tapos lagyan natin ng 2 kutsarang asukal. Kutsarang ketchup. Mamaya pag nagkulang, pwede nating dagdagan. Pwede naman tayo magdagdag pag nagkulang. Tsaka natin mix. Itutuloy natin yung ating kwentuhan tungkol sa pagtatanong nila, nasaan yung ating ipon? Sinagot na natin nung nakaraan yung iba, sabi natin, ipon natin, resibo. Bakit ganyan yung ilaw ko? Yung iba naman, naubos sa kalulong distance. Dati IDD pa, uubos yung coins mo sa pag-IDD. Mas mahal ang tawag noon. Tapos, pagtatawag ka doon sa bahay, no, hanapin mo pa yung asawa mo. Sabihin, wala. So, mag-aantay ka pa. Sasabi na sa labas. Tapos, ang tagal-tagal. O di, mapatak na yung ano, IDD. Tuk, tuk, tuk. Mamay, ubos na, maghuhulog ka na naman. Yan, diba? Yun ang mga ipon natin. Paglulong distance, minsan yung mga anak natin, mga pasuway, barkada, hindi mo mahanap. Sige, tawag ka man ng tawag na nanay. Yan, habang nagkukwentuhan tayo, himayin natin yung ating ricado ng ating sweet sour pork. Gaganda ng ako mga kawali ngayon. Kaya, pag tinanong kayo ng yung mga kamag-anak, nasaan yung ipon, yan, sabihin nyo. Tapos, minsan, papag-aralin mo yung mga anak. Yung pala, hindi naman pumapasok. Bibigyan mo ng baon araw-araw. Yung pala, hindi naman pumapasok. Tapos, yung pagpadur-tudur. Akala naman nila yung laman ng ating door-to-door ay pinupulot. Yan, yun ang mga ipon, mga door-to-door. Bili minsan mga sale. Hindi nila alam yung box. Napakamahal nung box.
diba? Mga nanay, mga kapwa lola, kaya huwag na kayong magtanong kung saan yung aming mga naipon. Tapos minsan, may hihingi ng tulong, may uutang, siyempre minsan nayakan na lang maningil. Lalo na kung talaga naman nangangailangan, siyempre hindi naman pwede na hindi mo pautangin, di ba? Siyempre mahirap natin naman na ilista-ilista lahat. Ito yung nagastos ko, ito yung ano, ito yung ano. Ayun, mag-umpisa na tayo magprito ng ating lulutuing sweet sour pork. Ayan, nagamit ko na yung aking bagong kawali. Ayan, brand new kawali. Deep fry. Ganito ang gawin natin. Una, sausaw muna natin yung karne dito sa itlog. Tapos, powder. Isa-isa yan, guys. Ayan. Isa-isa. Itlog, tapos corn. Yung iba ang ginagawa, pinagsama-sama na lang yung itlog dito, tapos sama-sama na yung powder. Pwede rin, pero sa akin kasi mas gusto ko yung ganito. Pag na golden brown na, pwede na siyang hanguin. Ayan. Ang pagpiprito lang naman ito ang medyo matagal. Atin ang ipiprito yung natitira pang karne. Ay, ito nga pala, guys, mga lola, na-marinate na pala to. Minarinate ko siya ng paminta at saka asin. Minarinate ko siya ng ano na, buong magdamag. Pero kung wala ka, bibili mo lang, pwede mo siyang i-marinate kahit isang oras lang, para manuot yung lasa sa karne. Ayan. May mga pani-paninta pa. Ayan, naprito na natin. Pero the best result para maging crunchy siya ay atin siyang i-re-refry. O, naprito na, di ba? Pero i-re-refry natin siya. Ayan.
ngayon ay lagyan natin ng maraming mantika. Pero di ba, yung mantika pwede ba naman siyang gamitin sa susunod? Kailangan mainit na mainit yung mantika para maging crunchy. Ayan. Gamit na natin yung ating bagong sandok. So, puro bago yung ating lutuan. So, masarap magluto, mga lola. Fry siya para maging crunchy. Ito yung ginamit ko kay sasalain ko siya. After 1 to 2 minutes, pag medyo crunchy-crunchy na siya, pwede na natin hanguin. Pinaka the best lutuin ito pag magbibisita kayo, yung on the spot nakakain na sila, tsaka yung i-re-fry at hahalo yung sauce niya. Yun, pag inihain mo, makrunchy crunchy pa siya. Ganyan ang ginagawa ko noon nasa Hong Kong ako. Piniprito ko muna siya pag nandyan na yung mga amo o kaya bisita na kakain, saka ko siya nire-refry. Yung mantika, pwede naman itabi, gamitin ulit. Pero magtira tayo ng konti. Panggisa natin sa bawang. Hindi na lang. Maglalagyan na lang ako konti. Gamitin yung mantika na pinanggal na pinagprituhan. Isa na tayo ng bawang. Medyo brown na siya. Lagyan na natin yung bell pepper. Tapos yung sun apple chunk. Lagyan na natin yung sauce. Halihaliin natin para matunaw yung asukal. Tuluk na, lagay na natin ang ating spearmint. Tuluk.
sa tingin nyo hindi medyo maputla, pwede kayong magdagdag ng ketchup. Ayan. Tayo magdagdag tayo ng konti. Ayan. Kaya lang, baka maasin. Ganun lang. Ito na guys, luto na yung ating sweet sour pork. Atin na siyang tikman. Ayan, sarap. Mainit-init pa. Ayan. Sana po nagustuhan niyo po ang aking video, ang aking niluto. Ayan. Kaya kayo mga OFW, wag na kayo puro padala, puro padala. Puro door-to-door, puro shopping. Kasi pag nag-forgot kayo, tatanungin kayo saan yung inipon nyo. Pinaka-the best ay mag-ipon kayo para sa inyong sarili. Maghulog kayo sa inyong mga SSS. Para pagtanda nyo, mayroon kayong aanihin. Yan lang po. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod pang muli, mga lola, mga kapwa nanay. Thank you po sa inyong panonood ng aking video.